Yon, may event tayo, isa sa band equipment sinarentahan sa atin, naging client din natin yun sa band eh. At nagrenta ulit sila sa atin yan, papunta tayo sa may grass garden dyan sa Pilaridel. Dyan natin dinala yung band equipment. At kasama ko yung sila Justin, si JC, first time natin si sumama yan. First time makakita ko paano pagalitan si Justin, naknantowa kasi meron kaming snare at snare stand, hindi dinala, nakalimutan daw. Ano ko, mabuti na lang may extra ako. Kung hindi, magagahol na naman kami sa oras. So ayan nga, nandiyan na sila. Nag-start na yung event nila ron. Iniwanan namin sila ni Miko dahil nga kami naman nandudo kami sa isang event sa Pulilan. May kasal din kami na-servisan. Basic lang din doon. Ano lang naman yun, nakipag-tie-up naman sa atin yung isang catering doon. Tsaka yan nga, nanonood-nood lang sila dyan. Halos sa bayan lang din natapos na ako, na pa kami natapos kasi napakabilis lang nung event namin doon sa Pulilan. Saglit na saglitan lang. Tsaka ito na, ito yung nag-send sa akin ng mga mini clips lang. Sabi ko, videoan, medyo malabo-labo ng konti. Kaya ayan lang yung nagagyan. Pero kahit pa paano naman kita naman yung may gumagalaw na tao. Importante dyan eh, syempre. Nado-document natin yung mga ganyang event. At saka yung pagkakataon na ganyan, yung nakakasabay-sabay na event. At saka nawa, magkaroon pa tayong mga event sa mga upcoming days. At ito, papunta na kami sa Casa Francisco sa may Pulilan. Yan. Napakaganda ng venue na yan. Balang araw, magkakaroon tayo yan. Balang araw. Wala naman masamang mangarap. At yan, nakasetup na kami ni Miko at naka-basic na basic lang yan. Talagang hindi naman kami, wala na kami masyadong nilagay na ilaw kasi nga talagang nakita nyo naman yung ayos, basic na basic lang din. At yun, maraming salamat doon sa kumusat na catering kay Ma'am Jilin, parang ganun. Tsaka yan, nakita nyo ang gandang Casa Francisco, napakalubag. Tsaka maluwang-luwang din ang parking. Tsaka napakalamig ng aircon niya, napakasarap matulog. Tsaka ito naman, nakita ko nyo yung mga bonsai-bonsai nila. Gusto rin natin mag-ganyan. Kaso nga lang, wala tayong lugar na pwedeng paggawan. Tsaka yan, nakakita nyo, vintage na vintage. Vintage ba tao yan? Tsaka ito, kalesa, tsaka yung karawahe ba tao yan? Napakalamig dyan sa loob. At saka yun, syempre, pa-picture-picture. At saka picture-picture lang naman tayo. Wala naman tayo manggagawin dyan. Dahil ngayon, itay lang din naman natin dumating yung ikakasal. Naikasal na pala sila. Tapos, ang nangyayari, parang ang reception, makaisang linggo. Yung kainam na ganyan sa reception, ngayon lang ginanap. Pero, naikasal na rin sila last week. Galing, no? Ngayon lang ako nakarinig ng ganun. Kumbaga, last week yung kasalan, tapos ngayon yung kainan. Nandoko, mahaba-habang nantay ng ulam yun. Tsaka ito, syempre, magpapasko, kitang-kita naman. Yan. Nakakita niyo yung beard doon, beard ba tao doon? Tsaka napakaganda rin ng mga Asian. Ito, mahusay yung host nito, saglitan lang. Pag ganyan ang host mo sa event, talagang mag-i-enjoy ko. Dahil saglit na saglit lang yung program niya, halos pinasadahan lang, wala nang games. Talaga yung mga traditional, isang pasada, isang mabilisan lang. Takakalumpit daw yan si ma'am, kaya lang itanong ko pala, pero mabait naman. Ito syempre first dance nung couple, at saludo rin, enjoy naman sila sa mga pinaggagawa nila. Syempre yung ganyan talaga sa bagong kasal eh. At wish namin sa inyo, syempre matupad yung lahat ng wish nyo. Sabi nga na nanay nyo, umayo kayo at magpakarami. Nawa eh, makabuo na kayo kagad. Tsaka yan nga, syempre, yung mga traditional, mga wedding tradition. Tama ba yun? Basta nga, konti lang din yung bisita. Napaka-simple lang, puro halos matatanda lang. Tsaka yan, syempre, yung best man at tsaka best woman ba tawag dun? Amo na. Basta ganyan. Ganyan lang mga basic na basic lang ng mga pinaggagawa sa mga kasal. Pero syempre, moment nila yan. Kaya congratulations mga boss. Tsaka nakakita mo, si ma'am, naka plus size pero napakabait niya at napaka galing mag-host. Basta napahanga niya kami dahil nga napakabilis ng program. Saglit lang, tapos. Kainan na kaagad. Pagka-prayer, pagkapasok ng simpleng traditional, okay na. Tingnan mo, pinasumpa pa yung mga bisita na pagkakain, walang uuwi agad. Ha? Ganun, sana. Para kahit paano nga yung mga another program. Pero wala naman masyadong program nga.
Mas mahaba pa nga yung mga pinagsasabi ko ngayon dito pag dadadadali ko rito kaysa sa program niya kanina. Pero okay naman. At ang nagtagal lang ako doon sa pag-iintay doon sa bayad sa atin, nakman to kasi mamu. Hindi pa tayo nabayaran ka agad. Patapos GGKS na lang yung kulang. Nakman to ko naman. Binigyan na nga natin ng discount, but you know. Pero syempre salamat pa rin kayo sa pagbibigay sa atin ng event na ganyan. Tsaka congratulations sa bagong kasal. At matatapos na ngayon, mamaya may mag-uwi na kami, magpapakap na kami ni Miko. Isang mabilisang pakap lang. At nakita nyo, nagbibigay ng word of wisdom yung tatay. At ganun din naman yung nanay, magbibigay din sila ng word of wisdom. At saka nagpa-picture-picture na yung mga gusto ng umuwi. At ito na, magbabaklasan na kami. Isang mabilisang baklasan. Dahil nga pupunta pa kami ron sa kabila. Nakita ko naman, ito na, papunta na kami sa kabila. At makikita nyo na sila Jassy dyan. Targa na lang kung ano-ano yung mga band equipment sa atin, sa mga tropa natin dyan, baka naman wala nyo na bakong band equipment. Kaya na kumuha rin, Justin, ha? At tropa ang tugtuan, tara, pag-usapan natin yan. Maraming salamat sa mga umatakilig sa video ko lahat sa sounds. Salamat po.